We cannot move down to the level of China by violating the United Nations Convention on the Law of the Sea. And the second question there, of course, second issue there, is we have the capacity to do so. Direktang paglabag sa obligasyon ng mga bansa sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang banta ng China na arestuhin ang sa tingin nila ay illegal na papasok sa kanilang inaangking karagatan at ikukulong ng 60 araw o sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Naglalaman ang UNCLOS na mga karapatan at pananagutan ng mga bansa tungkol sa paggamit ng mga karagatan ng mundo. Ayon sa International Affairs and Defense Analyst na si Professor Renato De Castro, hindi dapat gumaya ang Pilipinas sa China. Tugon ito ng eksperto matapos tanungin kaugnay ng suhestyon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ayon sa mambabatas, dapat hulihin ang mga trespasser na Chinese at kanilang sasakyang pandagat kung papasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ nang walang pahintulot. Gate nito, sa pamamagitan ng hakbang ay maipakikita natin sa international community na sumusunod tayo sa mga umiiral na panuntunan kaya dapat igalang tayo bilang isang democratic republic. Gayunman, ayon kay Professor De Castro, itinuturing na high seas ang EEZ kung saan pinahihintulutan ng operasyon sa malayang paglayag at innocent passage batay sa international law. Bukod dito, wala rin naman anyang kakayahan ng Pilipinas na mang-aresto ng trespassers. Economic zone is not our territorial waters. We treat our exclusive economic zone as, you know, high seas or international waters where freedom of navigation is allowed. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga kababayan kaugnay ng issue. Gayunman, pare-parehong nag-aalala ang mga ito sa magiging epekto sa mga susunod na henerasyon ng mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng West Philippine Sea. Kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kahit noong unang panahon pa, inaapi na talaga tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana madaan sa magandang usapan. Huwag maabot sa patayan. Hindi ko papayag na apiin tayo. Sariling bansa natin to. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.